Mark 7:7, the Lord speaks, "You teach rules made up by humans." Alam niyo kung sino ang kausap niya rito? The religious establishment. Religious leaders, religious people. Mark 7:8, "You disobey God's commands in order to obey what humans have taught." Sa panahon ng Panginoon, napakarami niyang itinuwid sapagkat napakarami ng kalikuan na dahil galing sa templo, galing sa mga religious leaders, akala ng mga tao yun na yung tuwid. At yung kabaligtaran nun na matuwid, naging mukhang liko dahil napalitan ang standards ng mga tao. Hindi lahat ng official teachings and standards of the church, eh yun nga ang kalooban ng Diyos. Mark 7:9, sabi pa ng Panginoon sa mga religious leaders, "You are good at rejecting God's commands so that you can follow your own teachings." Ang mga relihiyon, bagamat hindi naman matatawag na fake o demonic at talagang Diyos din ang sinasamba, pero dahil pinapaandar ng mga tao at dahil may mga kakompetensyang ibang relihiyon o sekta at dahil may mga pangangailangan, madalas umiimbento yan ang mga katuruan para itaas ang sarili at ibaba ang iba, para ang mga tao ay utuin at ipasuka at ipa at pigain sa kanila ang lahat ng pwede nilang i-donate. Pigain sa kanila lahat ng mga pagdurusa at pagsasakripisyo para sa ikabe-benefit ng institusyon. Maraming ginagawang ganyan ng relihiyon. At marami rin dinidemonize, pinagmumukhang masama at mali. Hindi dahil totoong masama at mali, kasi hindi lang komporme sa kanilang mga molde o sa kanilang mga frames. Kaya ang kausap ng Panginoon dito na kanyang tinutuligsa, hindi naman yung mga ungodly, yung talagang official religious leaders. How to tell fakes? Dapat hindi natin laging ginagawang standard ang standard ng relihiyon. Madalas pa nga relihiyon ang nagmi-misrepresent sa Diyos. Alam nyo kasi ang relihiyon, madali sana kung dalawa lang kayo, tatlo, mag-worship lang kayo, tahimik ang buhay nyo. Pero oras na dumami na ng dumami kayo, meron kayong mga empleyado na pinapasweldohan, may mga binabayarang rent, mga kuryente, nagkakaroon ng iba kuminsan ng mga priorities ng religious leaders. Puro fundraising, survival, or preeminence over other churches. Naiiba. Kaya meron ding pagpapala yung hindi masyadong malaki kasi walang masyadong maraming pressure para mag-perform, para magpalabas. Pero importante, lagi mo sinusukat, not all religious regulations are from God. Hindi naman ko mo inimbento ng relihiyon yung regulasyon at hindi diretsong galing sa Diyos. Ay, masama na nga. Kumisan ginagawa nila yon to survive, to be organized, o para bigyan ng kaayusan ng mga bagay-bagay. Nakakatulong, pero hindi dapat sambahin yung mga regulasyon na yon, and definitely not to die or kill for. So merong mga religious establishment na sabi, dapat formal yung suot natin pag Sunday. Hindi naman yun masama. Maganda namang observe. Pero hindi mo naman dapat gawing poon yung regulasyon na pagka hindi na maganda yung damit ng tao, hindi mo natatanggapin o mamaliitin mo na para lang hindi maging issue. Para lang mas maayos at hindi ka na mapansin negatively, edi kumonform ka na lang. Pero dapat pinipili natin alin ba talaga yung mga katuroan na talagang kailangan dahil sa Diyos at alin yung inilagay lang dyan ng relihiyon to make it more convenient or more organized. Magkaiba ang bigat ng mga regulasyones na yon. We are not to judge people only because they are breaking some religious standards. If a person breaks or fails to reach some set religious standards of morality, it doesn't follow that he is ungodly or immoral or breaking God's real law or displeasing God. Sometimes they are only displeasing the religious establishment. All throughout history, you see that institutionalized religion demonizes many ideas and things and people that may not really be offensive to God. Kaya maraming mga gyera, religious wars, are not fought between unbelievers, but between two factions of believers of the same God. Kasi nga pumapasok yung human factor. Many times, institutionalized religion makes spirituality burdensome. And this was the glaring reality during the Lord's time. That's why the most acidic
and painful words of the Lord were addressed to religious leaders. Acts 15, 10 and 19. Now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? The burden is too heavy for us or our ancestors. And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga naunang mga Kristiyano kung anong gagawin nilang patakaran sa mga hindi naman Hudyo na naging Kristiyan, sa mga Gentiles. Yung iba sabi nila, aba, kailangan maging Kristiyan tulad natin. So kailangan, the men should get circumcised, they should observe our dietary laws, they should observe our traditions before they can become Christians. At sabi nga nitong matalinong nag-observe na ito, eh ang mga ninunungan natin, hindi naman nasunod lahat ng regulasyon ng templo. Hirap na hirap ang lahat ng henerasyon ng mga Hudyo sa dami na nang naipataw nating mga bawal at mga do's and don'ts. Hindi naman natin nasunod. Ang bigat, ang hirap. Tapos ngayon, pati yung mga hindi Hudyo nagiging Kristiyano, hindi na lang natin payagang maging diretsyong Kristiyano as Gentiles. Ipapapasan pa natin sa kanila yung mga bigatin ng relihiyon natin na hindi naman natin nadala. Kaya sabi, huwag na natin gawin yan sa kanila. Dahil sa maraming inimbento ng relihiyon na pampahira para lumapit sa Diyos, pampabigat para maging makadiyos, naawa ang Panginoon sa maraming tao. That is why Jesus pitied the people. Pag nakikita niya in Jerusalem, siya ay napapaluha. Ang mga tao ay napakaraming pagdurusa at paghihirap na akala nila ikinatutuwa ng Diyos, yung pala hindi naman at inimbento lang ng templo. The people have become victims of misguided and twisted religion. Ang layo-layo na nila doon sa Diyos. Dahil naging institusyon. Pati haba ng balbas, may regulasyon na. Pati laylayan ng mga damit, kulay ng mga isusuot. Lahat na regulated na hindi naman talaga ibinigay ng Diyos nung una. At kung ibinigay man, ibinigay sa isang panahon dahil kailangan nung panahon na yon, kailangan nung kalagayan ng mga tao nung panahon na yon. Ang ginawa naman ng mga tao, na iba na yung kalagayan, na iba na yung panahon, patuloy pa rin ang pinaiiral ang mga kautusan na hindi na bagay sa mga bagong katotohanan ng buhay. Hindi ko mo biblical, nakita mo sa Bible at nandun yung verse, ia-apply mo na sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Halimbawa nga si Noah, pinagawa ng sasakyang dagat, ikaw ba gagawa dahil nakasulat doon? Di naman ikaw yung kausap. Di naman ikaw yung pinagawa. Maraming ganong regulasyon. Sabi mo, biblical yan? Yes, no problem. It's really biblical. But remember that there's a context. Bakit yan inutos? Kanino inutos? Sa'yo ba? Bakit yan ginawa ng ganong tao?